Medyo marami na rin guys, eh, no? Sunod-sunod na! Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kaming kumuha nitong tinatawag dito sa lugar namin ng mga salungo. At grabe guys, sobrang dami namin nakuha dito. At grabe guys, nung tinikman namin, sobrang tataba at napakasarap pala nito. Kaya ngayong araw guys, isamahan nyo kami. What's up, makarapadaan lang. So ngayong araw guys ay inumaga ng tanghali na naman kami ng gising. Ayan, nalito na pati ako. Grabe, nakakalito talaga guys yung intro natin na yun. Pero basta tanghali na lagi tayo nagigising. Ngayong araw nga pala guys ay pupunta tayo dun sa dagat. At medyo malayo nga pala guys yung pupuntahan natin. Kaya sinalinan guys natin ang 200 nitrogen itong sa bangka nating si Mimo. Bago nga pala guys tayo makalabas dito sa pinakang dagat dito sa lugar namin, ay madadaanan namin itong napakagandang tulay. Grabe, sobrang solid talaga dito. Syempre guys, dito nyo lang makikita yan sa bayan ng Pola. At makikita nyo rin nga pala guys yung tinatawag namin tungtong dito. Yan nga pala guys yung isang malaking bato na nakalutang dito sa gitna ng dagat. At dito rin guys kayo makakita sa bayan namin na napakagandang view. Ganito guys, o parang yung bundok guys na tinubuan ng maraming pangapuno or mga damo. Basta ang daming nandiyan sa ibabaw niyang bundok na bato na yan. Nung una-una nga guys, dito daw sa lugar namin, sabi ng mga lolo namin, kwento sa amin ni Dugong, ay napakarami din daw talagang mga unggoy dito. At kasama na daw kami dalawa ni Dugong dun. Kaya sabi ko naman guys kay lolo, grabe, napakabogi naman naming dalawang unggoy ni Dugong. Pero sabi guys nung lolo ko, kami daw yung mga unggoy na nag-fusion na daw sa itsura ng tao. Grabe. At maya maya nga lang guys, nakarating na rin tayo dito sa pagkukunan natin ng mga salungo. So guys, tutulak na natin yung bangka doon sa medyo palaot. At doon tayo guys, makukuha lang sea urchins o sa Tagalog guys ay salungo. Kaya yun, pupuntripin natin yung guys ngayong tanghali. Samahan nyo kami, let's go. Kung makikita nyo guys, napakalinaw talaga dito ng tubig. Kaya kitang kita yung pagsisidya ni Dugong dito sa ilalim. Mukhang madali lang talaga guys tayo makakakita ng mga salungo natin kukunin dito. Kasi napakalinaw ng tubig. Kaya eto, agad na rin namin pinagtulungan para makahanap kami dito sa ilalim ng mga kukunin natin mga salungo. At grabe, nakakatuwa talaga dito sa ilalim. Kasi makikita nyo yung mga corals. At eto na nga guys, may nakita na kaagad kami dito. Nakaka-enjoy talaga guys magsisi dito sa ilalim ng dagat. Kasi kung ano-ano magagandang tanawin yung makikita nyo. At bukod dun yung maliliit na isda. Lahat ay ako. Hi guys. Ito nga pala guys ang itsura ng tinatawag namin salungo dito, pero sa English daw ito guys ay sea urchins. Lagi kasi guys namin napapanood ni Dugong nung hindi pa kami nagbablog na kinakain ito sa ibang lugar, kaya sabi ko ay susubukan namin. At sabi rin guys ng mga lolo namin na masarap din daw talaga ito, kaya para guys mapatunayan kung totoo yung sinasabi nila ay subukan natin kumuha at tikman natin mamaya. Dami dito guys, sea urchins oh. Ang lalaki pa. Dami. Sunod-sunod na guys! Sunod-sunod na! Ang dami nung kay Dugong ko guys! Dami yung apat! So yun guys, titikman na natin kung anong lasa nito. Ito na yung mga nakuha natin oh. Medyo marami na rin guys eh no. Grabe, napakaraming mga ano niyan, sea urchins niyan guys. Talagang titikman natin niyan kung anong lasa niyan. Tara, let's go. Tumabi na tayo, tabi na tayo dun sa ano, gilid. Nakakatuwa nga lang guys kasi iba-ibang itsura yung mga nakikita natin ng mga salungo dito. May kulay puti at may kulay orange. Ito na nga pala yung mga nakuha natin sea urchins na kung tawagin dito sa lugar namin ay salungo. At eto guys, first time lang namin Dugong makakatikim nito. Kaya ano pang iniintay natin Dugong? Guys, tikman na natin! Let's go! Sana gusto natin guys! Tara! Dami yan! Okay. Bago nga pala guys natin ito kainin, eh, kailangan nga pala guys ganito ang gawin. Bibiyakin nyo nga pala guys yan sa gitna para malinisan nyo guys yung loob niya. Tapos aalisin daw guys natin itong mga tinatawag nilang bituka dito sa loob ng mga salungo na to. Grabe, medyo nakakatakot siya guys tingnan, pero mukhang masarap talaga. Parang yung taba niya guys sa loob ay kahawig nung taba ng alimango na lagi namin kinakain ni Dugong. Kaya guys kahit hindi pa namin ito natitikman, eh, mukhang masarap talaga.
Kaya ayun, bibiyakin nga lang palagis natin to isa-isa para mamaya ay dire-diretso yung pagkain natin dito. Lungo nga palagis ang tawag dito sa lugar namin. Diyan bagay sa lugar nyo, anong tawag? Paki-comment naman dito sa baba para malaman na rin namin. At habang naglilinis guys kami ng mga food tripin natin, ay grabe o tamang chillin lang guys dito yung bangka nating si Mimo. At oo nga pala guys, paki-comment naman sa baba kung taga saan kayo para malaman guys namin kung hanggang saan nakakarating tong mga video namin na ginagawa. Pagkatapos nga lang guys namin itong malinisan at maalis namin yung mga bituka dun sa loob, ay nagprepare na rin kami ng mga rekadong ilalagay dito. Meron guys kaming kalamansi, sili, sibuyas, tsaka asin dito na magpapadagdag sarap dito. Kaya eto, sabi ko nga, ito na ang the moment of truth. Susubukan na guys namin kung masarap talaga to. Ito muna, kinayod ko muna guys yung mga taba niya sa loob para mamaya pag hinigop natin ay madala ka agad. At grabe guys, sobrang tataba talaga nitong mga salungo na to. Kaya mukhang masarap talagang tingnan. At eto na nga guys, pinisaan na guys namin yan ng kalamansi. Tapos lalagyan guys natin yan ng ilang pirasong sibuyas, tapos konting asin, at ang magpapasarap guys sa lahat, itong sili para medyo maalang naman yan. At noong okay na nga guys, eto na, hinalo-halo lang namin at matitikman na guys natin kung ano ba talaga ang lasa nito. First bite. Abit ah! Ay guys! Abit! Hop! Grabe, nagulat talaga guys ako dun sa lasa. Medyo malansa lang siya guys, pero masarap din. At ayun, nagustuhan nga pala guys ni Dugong yung lasa nito. Kaya sabi niya, ipagtimpla ko daw ulit siya ng isa pa. Kaya eto guys, kumuha ulit ako ng isa. Tapos tinimplahan ko ulit guys dito ng kalamansi, sili, tapos asin. Para sa akin guys, ay kahalintulad rin siya nung lasa ng talaba. Pero guys, medyo malansa siya, tapos may konting aftertaste. Mahalintulad ko rin siya guys dun sa lasa ng woodworm o tambilo kung tawagin dito sa lugar namin. Pero masarap talaga siya guys. May mga tao talaga na favorite ito dito sa lugar namin. Talagang marami silang kinukuha tapos kinakain nila ito. At dahil nga guys hindi namin ito mauubos, ay napag-isipan na lang namin na iuwi ito at ibigay doon sa mga lolo namin. Total guys, sila naman talaga yung tunay na kumakain ito. Siguradong matutuwa sila sa amin. Kaya ayun guys, mukhang hanggang dito na lang muna tong adventure natin. So paano guys, huwag nyo sanang kalimutang i-share to. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys.